Matapos lang mag-impake ni Alexander Soriano nang pumasok ang ina-inahan sa kwarto. Ang dami pang mga nakakalat na gamit sa paligid na mukhang hindi na nila madadala pa. Tanong sa kanya ni Aling Ofelia, "O ano, handa na ba mga gamit mo?" "Nakaready na po ang lahat ng mga dadalhin ko para bukas." At pagkatapos ay itinabi sa kama ang dalawang malalaking maleta na naglalaman ng kanilang mga damit. "Sige, mamayang madaling araw tayo aalis. Kailangan wala na silang aabutan dito pagsapit ng umaga." Matapang na tugon ng matanda. Napabuntong hininga siya at nilapitan ang matanda sabay sabing, "Sigurado na po ba kayo sa desisyon ninyo? Wala nang dahilan para manatili pa tayo rito, Alex. Wala na tayong pera. Baka makulong na ako dahil sa dami ng utang ko. Hindi ko na alam kung paano babayaran ng renta rito. Kaya uuwi na tayo sa Pampanga. Doon sa baryo namin. Doon na tayo maninirahan." Pagkasabi noon ay agad na tumalikod ang matanda. Papaalis na ito nang pigilan niya at hinawakan ng kamay. "Inay, sorry po. Kasalanan ko po kaya tayo nagkakaganito." Aniya, saka iniyuko ang ulo. "Huwag mong sisisihin ang sarili mo. May mali rin naman ako at mas malala pa nga. Ang importante, hindi na dapat nila tayo abutan dito bukas ng umaga. Kaya dapat maaga ka rin gumising, ha?" "Sige po, Nay." Iniwan na siya ng matanda. Nagbalik na ito sa kusina para ituloy ang pagliligpit doon. Siya naman ay nagpahinga na sa kwarto matapos gawin ang inutos nito na mag-empake ng mga gamit nila. Nabaon na sa utang si Aling Ofelia. Nanganganib pa itong makulong dahil sa pagnanakaw na ginawa nito sa isang bahay na pinasukan nito bilang kasambahay. Siya naman ay hindi na makalabas ng bahay dahil sa pagtatago matapos ding pagnakawan ang sariling amo sa kanilang trabaho. Dahil dito, hirap na siyang makahanap ng matinong trabaho na may mataas na sweldo. Ang dami pa naman nila mga utang na dapat pagbayaran. Bukod pa rito ang mga gastusin nila sa araw-araw na hindi na niya alam kung saan kukunin. Kaya paharatakasan ang lahat na mabibigat na problema, nagdesisyon ang matanda na umuwi na lang sa kanilang probinsya. Bukod kasi sa may sarili silang bahay roon, ay tiyak makakalayo rin sila sa mga pinagkakautangan dito. Maging si Alex ay hindi rin alam kung paano pa maaayos ang lahat. Kaya naman ang pagtakas na gagawin nila ang siyang tanging solusyon na napagkasunduan nila ng ina-inahan. Dito, umaasa siyang makakapagsimula muli ng panibagong buhay. Hindi nalingid sa kanyang kaalaman kung gaano kahirap ang buhay sa probinsya, pero mas mabuti na ring nandoon sila kesa naman sa lagi na lang nagtatago dito sa Maynila dahil sa dami ng kanilang mga kasalanan. Pero hindi ang kahirapan nila ang dahilan kung bakit sila napadpad dito sa Maynila. Isang masaklap na nakaraan ang nagdala sa kanila rito na ilang beses na ring ikwento sa kanya ni Aling Ofelia. Base sa kwento ng matanda, sanggol pa lang daw siya nang ipamigay siya ng tunay niyang ina na si Charito sa kaibigan nitong si Ofelia. Nakiusap ito na ilayo siya sa kanilang lugar na sa mga panahong iyon ay nasa ilalim ng matinding kaguluhan. Kaya naman, napilitan si Ofelia na manirahan dito sa Maynila upang tuluyan siyang mailayo roon. Mahigpit din ang bilin dito ng tunay niyang ina na huwag na raw siyang ibabalik doon kahit na kailan. Ayaw na ayaw raw nitong malaman niya ang tungkol sa lagim na bumabalot sa kanilang baryo. Kaya naman mula noon, si Ofelia na ang kinilala niyang ina. Pero ngayon, dahil sa mga nangyayari sa kanilang buhay, kinakailangan na nilang bumalik sa probinsya para magtago at magbagong buhay. Nais na rin niyang makita ang kanyang ina at malaman kung ano ang kalagayan nito roon. Mula kasi nang lumuwas sila rito, wala na silang naging balita kay Charito. Naging mailap na rin ito sa kanila. Maging kay Ofelia ay hindi na rin ito nagpaparamdam kaya pati ang matanda, walang kaalam-alam kung ano ang ganap dito ngayon. Nasasabik siya at kinakabahan sa parehong pagkakataon. Hindi niya alam kung ano ang magiging kalalabasan ng pagkikita nila ng tunay niyang ina. Ang tanong na namumuo sa kanyang isipan ay kung matatanggap pa ba niya ito matapos siya nitong ipamigay. Hindi niya alam.
hindi pa rin niya masabi. Kung siya ang tatanungin, may kaunting sama siya ng loob sa ina dahil hindi man lang siya nito nagawang ipaglaban sa kabila ng kahirapang kanilang pinagdaraanan noon. Nandun na yung nasa gitna ng gulo ang baryo nila noon kaya ito napilitang ilayo siya. Ngunit bakit naman kailangan pa siya nitong ipamigay? Kung pwede namang silang dalawa na lang ang lumayo roon at lumuwas dito sa Maynila. Bakit kailangan pa siyang ipasa sa ibang tao? Iyon ang isang bagay na kahit si Ophelia ay hindi rin maintindihan. Maging ito nga ay nasasabik at kinakabahan sa muling pagkikita nilang dalawa ni Charito. Ah, basta. Bahala na lang bukas. Masyado na rin kasi siyang napamahal kay Ophelia at hindi na niya alam kung magkakapuwang pa ba sa kanyang puso ang tunay niyang ina. Dumagdag pa ito ngayon sa mga nagpapabigat sa kanyang isip at kalooban. Naging tahimik nga ang kanilang pagtakas pagsapit ng madaling araw. Sinigurado nilang walang kapitbahay ang makakakita sa kanila. Wala na rin sila mga mabibigat na gamit doon gaya ng frigider, TV, ventilador at mga lamesa dahil binenta na nilang lahat noong nakaraang linggo pa lang at ang perang kanilang nalikom mula sa pinagbentahan ng mga mamahaling gamit ang siyang kanilang gagamitin para makauwi sa Pampanga. Inay, magkano pa natira sa atin? Tanong ni Alex habang lulan na sila ng bus. Nasa bandang dulo sila na paboritong pwesto niya. Nasa 20,500 pa. Bakit nak? Ah, wala naman po. Ano ba ang gagawin natin dyan kapag nandoon na tayo? Siguro ipangpupuhunan ko na lang ito roon. Siguro magtayo na lang ako ng maliit na negosyo para kahit papaano may kita tayo. Siyempre babahaginan ko rin ang nanay mo kung sakaling nandun pa siya. Hindi naman natin siya pwedeng kalimutan. Sige po, Nay. Ako naman, baka doon na lang din ako maghahanap ng trabaho. Kahit ano na lang siguro, papasukin ko na. Siguro naman wala nakakakilala sa akin doon at hindi na nila malalaman ang mga atraso ko rito. Aba siyempre, walang makakakilala sa atin doon. Basta huwag ka lang mag-a-apply sa malaking mga trabaho dahil baka mamaya doon ka nila matrace. Pero sigurado ako wala ka rin namang mapapasukang matinuroon. Mahirap lang ang bayan natin. At kung papasok ka ng trabaho na malaki ang sweldo, kailangan mo pang bumiyahe sa malalayong lugar sa Pampanga. E di parang nagpunta ka na rin sa Maynila. Nay, okay lang yun. Kahit kargador lang o kahit tigabalat ng sibuyas, papatulan ko na. Ang mahalaga, magkapera din ako para may maibibigay din ako sa inyo. Napahawak ang matanda sa kanyang kamay. Salamat anak. Pasensya ka na rin kung tinuruan kitang magnakaw. Wala rin kasi akong ibang mapagpipilian noon. Lalo na't bagong salta lang ako rito sa Maynila. At kaya ako lang naman din nagawang magnakaw para lang mabuhay kita. Nay, huwag niyo na pong isipin yun. Ang mas mahalaga ngayon ay pwede tayong makapagbagong buhay sa probinsya. Oo anak, at pag nakabalik na rin tayo roon, siguradong makikita na rin kayo ng tunay mong ina. Matipid na tawa ang pinakawalan niya sabay sabing, ewan ko po, hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko sa kanya eh. Basta ako, kayo pa rin ang kinikilala kong ina. Tumango na lang ang matanda na may ngiti sa kanyang labi. Maging ito ay hindi rin alam ang isasagot. Natulog na muna ito sa kinauupuan. Habang siya naman ay nilibang ang sarili sa pagtanaw sa bintana habang nakikinig ng podcast ng Hilakbot TV. Mahigit isang oras ang nakalipas bago sila nakarating sa Apalit. Doon sila sumakay ng jeep patungo sa Masantol. Isang oras din ang itinagal ng biyahe nila. Pagkababa pa lang nila sa plaza ng Masantol, pinagkaguluhan na sila ng mga wheeler na naghahanap ng pasahero. Habang nasa wheeler sila, iginala niya ang paningin sa paligid. Hindi na nga siya gaanong nanibago roon kahit ito ang kanyang unang pagkakataon na makauwi sa sariling probinsya. Wala naman kasing ibang makikita roon kundi ang mga bagong tayong building, mga tindahan, eskwelahan, computer shop at grocery stores. Sa plaza ay makikita ang malaki nilang simbahan.
Sa paligid noon ay ang nakahilera mga vendor ng mani, fishball, kalamares at mga pritong atay. Isang tipikal na tanawin lang iyon na karaniwan na rin makikita sa mataong lugar nila sa Maynila. Ang ine-expect niya kasing makita ay tahimik na lugar, mga lumang kabahayan, matataas na damo, mga puno at mapuputik na lupa gaya ng karaniwang itsura ng ibang mga probinsya. Ngunit dito sa bayan nila sa Pampanga, ibang-iba ang itsura at ambience ng lugar. Parang Maynila na rin sa dami ng mga bagong tayong infrastructures. Mukhang mahusay ang pamamalakad dito ng lokal na gobyerno kaya ganoon kaunlad ang lugar. Pagkarating nila sa palengke, doon naman sila sumakay ng motor patungo sa baryo nila sa Cambasi. Tanong sa kanila ng driver na ang ano ang gagawin niyo roon. Ang ina niya ang sumagot. Sinabi nitong doon talaga sila nakatira at ngayon ay uuwi na. Nagtanong muli ang driver kung kailan sila huling umuwi roon at sumagot naman muli ang kanyang ina at sinabing 23 years. Bumase ito sa kung anong edad siya inilayo rito at dinala sa Maynila. Bagong panganak pa lang siya noon nang mawalay na sa sariling probinsya at ngayon pa lang siya nakabalik dito kung kailan 23 anyos na siya. Bakas ang takot sa tinig ng driver nang malaman iyon. Wala pa rin siyang maintindihan sa mga sinabi nito dahil kapampangan ang ginagamit nilang salita. Kahit kailan kasi, hindi pa siya naturo ang magkapampangan ni Ofelia. Pero isa lang ang naintindihan niya sa mga iwinika ng driver at ito ay ang salitang delikado. Noon pa man kasi ay marami nang kinikwento sa kanya ang matanda tungkol sa pagiging delikado ng kanilang baryo. Marami kasing mga mangkukulam at mambabarang na nakatira dito. At habang tumatakbo ang panahon ay mas lalong dumarami ang mga tao rito na natututong gumamit ng itim na kapangyarihan dahil na rin sa impluensya ng mga nilalang na ito. Ang tawag sa kanila ay kalam. Isa itong malalim na salitang kapampangan na tumutungkol sa mga taong may kakaibang kapangyarihan o kakayahan. Sa madaling salita, the gifted. Ayon rin sa mga kwento, maraming kalam sa kanilang baryo. Kabilang na rito ang mga mangkukulam at mambabarang. Habang nasa biyahe sila, napilitan na siyang magtanong sa ina kung ano pa ba ang meron sa baryo nila. Ayon dito, ang baryo Cambasi ay matagal na raw naging tila isolated. Hindi na raw ito sakop ng lokal nilang gobyerno dahil hawak na ito na mamakapangyarihang mangkukulam. May sarili na ring sistema, pamahalaan at ekonomiya ang baryo Cambasi. Bagamat independent at isolated na sila, hindi pa rin sila ganap na nahihiwalay sa mapa ng Masantol dahil nakagitna sila roon. Kaya naman pilit na lang umiiwas sa mga tao na magpunta roon lalo na kung walang mahalagang pakay dahil masyado nang delikado sa lugar. Nagkalat doon ang mga taong may itinatagong kalam at karamihan sa mga ito ginagamit sa masama ang kapangyarihan. Doon sa baryo natin, kahit sarili mong kapitbahay, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Sabi pa ng matanda na mas lalo nagpadagdag sa takot at naglaro ito sa kanyang dibdib. Pati nga sarili nilang pamilya minsan, pinagtataksilan pa sila dahil lang sa kalam. Kaya kung doon ka lang siguro lumaki, wala ka rin ibang pagkakatiwalaan kundi ang sarili mo. Dagdag nito. Kaya nga sobrang hirap ng buhay namin doon ang nanay Charito mo. Kaming dalawa lang kasi ang naging magkakampi. Ngunit dahil sa gulong nangyari noon kung saan tuluyang sinakop ng mga masasama mangkukulam ang lugar, maraming dugo ang dumanak. Inagaw na kasi nila sa gobyerno ang baryo. Kaya kahit mga pulis at opisyalis ay hindi na nagpupunta doon. Natatakot na rin sila sa mga taong may kalam doon. Kwento pa nito. Bigla tuloy na paisip si Alex. Ibig sabihin po ba nun, may kalam din kayo ni Nanay Charito? Saglit na natigilan ng matanda, pero hindi na rin ito naglihim sa kanya. Isa akong lagayan noon. Ganoon din ang nanay mo. Pareho lang kami. Ano pong ibig sabihin nun? Mamaya pagdating natin, doon ko na ikikwento sa iyo ang lahat. Mas mabuti sigurong malaman mo na ang tungkol sa makulay at magulong mundo ng mga taong may kalam.
para maihanda mo rin yung sarili mo sa baryo na papasukin natin. Natigilan si Alex. Hindi niya alam kung masasabik o kakabahan ba siya roon. Hindi pa man tuloy ang nakakapasok sa baryo Cambasi ay huminto na ang driver sa gilid ng daan. Hanggang doon na lamang daw ang motor at hindi na pwedeng pumasok. Kaya naman kinuha na rin nila ang mga maletang nakasabit sa taas at nilakad na lamang nila ang patungo sa baryo. Mahigit 5 minuto ang inabot nila bago iyon tuluyang narating. Sinalubong si Alex ng makakapal na punong nasa paligid na tila humaharang sa liwanag ng araw kaya medyo may kadiliman doon. Sa kabilang dako ay nakatayo ang malaking street sign na ang nakasulat, Control. Naglakad pa sila hanggang sa marating ang tulay patungo sa sakayan ng mga bangka. Sakop pa rin iyon ng Control. Doon ay maliwanag na dahil wala nang mga puno sa paligid. Ang sumalubong naman sa kanila ay mga basurang nagkalat sa gilid ng tulay. Ganoon pala ang itsura ng baryo nila. Napakatahimik at halos lahat ng bahay sa paligid ay makaluma. Iba rin kung tumitig ang mga taong nadadaanan nila. Para bang binabasa ng mga ito pati kaloob-looban ng kaluluwa nila. Habang nakasakay sa bangka, dinig pa ni Alex ang ilang mga tambay sa paligid na nag-uusap gamit ang wikang Kapampangan. Labis siyang nanibago lalo na't hindi pa naman siya marunong noon at mukhang mahihirapan siyang mag-adjust agad doon. Nay, biglang tawag niya sa matanda na nasa harapan niya. Nagtanong naman ito kung bakit. Nay, sana maturuan niyo rin ako ng Kapampangan. Mukhang mahihirapan akong tumira dito dahil wala akong naiintindihan sa sinasabi nila eh. Natawa na lamang ang matanda. Anak, walang problema yon. Tutulungan naman talaga kita. Saka dito na rin naman talaga tayo titira kaya makakabisado mo rin yan. Tumango na lamang siya at nanahimik sa kinalalagyan. Habang hindi pa nga sila tuluyang nakakalayo, muli ay napasulyap siya sa gitna ng mga tambay na nasa paligid nila. Sa hindi kalayuan ng mga ito, isang lalaking nakasuta ng itim ang nakita niya. Napamulagat siya sa gulat nang makitang wala itong ulo. Ito tuloy ang mga